Daang-daang residente na wala ng bahay matapos ang sunog na sumiklab sa ilang barangay sa Pandacan, Maynila. Si Joshua Garcia sa detalye. Hindi bababa sa 300 individual ang nawalan ng tahanan sa barangay 850 at 851 sa Pandacan, Maynila. Matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga bahay pasado alas 5 ng umaga. Umakyat sa ika-4 na alarma ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa ang mga magkakadikit na bahay sa light materials o kahoy. Ayon kay BFP Manila Fire Marshal Fire Superintendent Christine Kula, medyo nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil sa maliliit ang eskinita papasok sa sunog at kinailangan din ng karagdagang supply ng tubig. Sisikip ng kalsada papasok, hindi tayo makapagpasok ng fire truck eh. Ganito ang nangyari, relay tayo, water relay. Yung mga nasa labas, papasok ng tubig, alis. Ganun yung naging measure natin. Sa paunang investigasyon, aabot sa mahigit 2 milyong piso ang iniwang pinsala sa mga istruktura, maliban pa sa mga ari-arian ng mga nasunugana. Wala naman naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Habang bukod sa inisyal na investigasyon na faulty wiring, ay inaalam pa ng otoridad ang tulay na sanhi ng sunog. Maliwanag na nung nangyari, so wala, hindi natutulog yung mga tao, gising na sila eh. Okay. Kaya mabilis silang nakaalis, so wala tayong major injuries. Nanawagan naman ng tulong ang karamihan sa mga residente na walang naisalba sa sunog, kundi ang kanilang mga suot na damit at pamilya. Ang gamit, pwede yung ipundal yan eh. Pero yung tao, mahirap po yun. Marami po, kung tulong ang tulong, talagang marami po. Dahil unang-una, itong damit ko, wala talaga eh. Paglabas ko po ng bahay, tatlong bahay na po kagad ang nasusunog. Sa ngayon, mga damit tsaka pagkain po ang nang, kailangan mo i-provide po sa amin. Wala po, ito pong damit ko lang po, tsaka ano, chinelas, pati chinelas po, wala po. Lahat po nasunog po yung mga gamit namin. Siyempre, ulo po pagkain, kasi marami kong apo eh, bahay. Wala tutulugan kasi talagang wala eh, balos na lang yung aming bahay. Samantala, kasalukuyan namang inaayos ng LGU ang tutuluyan ng mga nasunugan na ngayon pansamantala na nanatili sa bangketa ng West Zamora Street sa bagong barangay elementary school at pamana function area para gawing evacuation center upang mapaabutan agad ng kinakailangan tulong. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.